Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa ilang insidente ng kaguluhan sa Halalan, sa Barangay at Sangguniang Kabataan. Nabulabog ng karahasan ang butuan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Cotabato City, hindi dumating ang mga gurong maglilingkod sana bilang electoral board sa Rosary Heights 12. Kaya mga pulis ang humalili sa kanila para matuloy ang Halalan. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol si Lirio Bompat. Lirio, ito ba ang mga naging biktima ng karahasan dyan ay mga kandidato o mga botante? Sa bayan, karamihan sa mga naging sangkot sa kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao ay pawang mga taga-suporta ng mga kandidato. Pero sa Lanao del Sur, asawa ng isang incumbent barangay chair ang napatay. Nagtulong-tulong ang mga tao para isugod sa ospital ang asawa ng incumbent barangay chair ng Puktan Butig, Lanao del Sur na nabaril malapit sa polling precinct kaninang umaga. Pero namatay ang biktima. Isang barangay Puktan sa mga napabilang sa red category ng COMELEC. Nagkaputukan din sa isang barangay sa Tugaya, Lanao del Sur sa kasagsagan ng botohan. Pinagbabato pa ang mga tao na malapit sa voting center. Nagkasuntukan naman ang mga butante sa Sagunsungan, Marawi City. Okay naman, sir. Anim ang sugatan sa pamamaril at pananaga sa isang presinto sa Tuburan, Basilan bago magsimula ang botohan. Dalawa naman ang patay ng pagbabarilin sa tapat ng Bugawas Elementary School sa Dato Udinsenso at Maguindanao del Norte kaninang umaga. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon umano ng pagtatalo sa pagitan ng mga biktima at ng isang kandidato at mga taga-suporta nito na humantong sa pamamaril. Identified naman yung suspect at mayroon na rin nahuling persons of interest. Inilipat tuloy sa covered court ang butuhan, pero natigil ang butuhan dahil sa nangyaring pagsabog. Nagsitakbuhan ang mga tao sa takot. Sa Barangay Semba sa Dato Udinsenso pa rin, isa naman ang sugatan. Nang magkabarilan ang mga nagkairingang supporter ng mga kandidato. Nagtakbuhan naman ang mga butante sa Pandag, Maguindanao del Sur nang umalingawngaw ang putok ng baril sa labas ng polling precinct sa Barangay Kabuling. Nagpaputok ng baril ang mga pulis para awatin umano ang mga nagrambol sa polling center. Bahagyang naantala ang butuhan sa Barangay Rosary Heights 12 at mga karating na voting center sa Cotabato City dahil hindi dumating ang mga gurong maglilingkod bilang electoral board. Ini-expect ba ninyo na dapat nagsimula kaninang 7 o'clock? Pasok yung senior dapat, 6:30. Mainit pa. Mga pulis na lang tuloy ang itinalagang electoral board. Isa sa binabantayan ng Barangay Rosary Heights 12 kasunod ng nangyaring barilan na ikinamatay ng tatlo. Nagbantay din ang Marines. Kabayan, sa Kabuuan ay mayroong 290 police personnel na nagsilbing electoral board sa Halalang Pambarangay at Sangguniang Kabataan ngayong araw dito sa Cotabato City. Makikita nyo sa ating likuran tuloy yung ginagawang bilangan ng boto. At kasunod dito ay ang canvassing of votes ng 376 clustered precincts na nasa 33 voting centers dito sa Cotabato City, Kabayan. Aming salamat, Lirio Bompat. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,